Hi guys, welcome to Cavite Air Phone Sniper. Nandito tayo today guys para ipakita ko sa inyo kung paano yung pagpalit ng O-ring sa ating air rifle power LED. So almost 6 months na tong ating air rifle. So nung nag-charge ako ng CO2, sumihaw siya dito sa ating power LED. So may O-ring siya sa loob. Kailangan natin tanggalin tong power LED. Yan guys, kung makikita nyo, nandito yung pinakasabat niya. Then ito yung power LED na pinagkakargahan natin ng CO2. Diyan kinakabit yung CO2 tank. I-remove natin siya. Wow! So, paano? Paano siya i-remove? Kailangan natin ang hammer. Then, lies or long nose. Saka, dapat may tool pa tayo. Kaya nito. Wow! Nandito yung ating mga gamit sa pag-repair ng ating air rifle. Kung may kailangan tayo ayusin o may kailangan tayong palitan, dapat may toolbox tayo para sa air rifle. Wow! So eto, naghanap na ako ng pako na hopefully kasyan siya dito sa dapat. Yan. Concrete para mas matibay. So yan guys. Yung concrete nail, dapat pupukpukin natin siya dito, itatapat dito. Then pupukpukin dahan-dahan para maalis yung ating sabat sa power LED. So guys, samahan nyo ako sa pagpalit ng O-ring sa ating power LED adapter. So guys, first of all, kailangan natin na screwdriver. Yan, tanggalin muna natin yung butt sa barrel. Yan. Para mas madali natin siyang magawa. Pag pinatong natin, dapat nakahiwalay yung butt. So, actually, first time natin itong gagawin. Wow! But I have the idea to do this. Ayan, alaglag. So, ayan na. Tanggalin natin yung ano, guys, yung barrel. Dahan. So, yan. Kahiwalay na sila. Ito yung bat. Ito yung barrel. Sama yung trigger. Wow! So, itabi muna natin. So, guys, makikita nyo, ayan, nakahiwalay na yung barrel, trigger, dun sa bat. Then, make sure yung tornillo nyo, ikabit nyo lang ulit dito para hindi siya mawala. After that, i-repair na natin yung ating air rifle. Papalitan natin siya ng O-ring. Make sure may pagkakataan kayo para hindi siya masira o mayupit. Yan. So, dyan. So guys, ito na yung pako natin na gagamitin. Makita nyo dito, isapin na tayo para hindi siya magasgas. Then, kailangan natin yung hammer. Kung may mas maliit kayong hammer, mas maganda yung maliit na hammer. Then ganito, dahan-dahan. Check nyo kung sino yung mas mahaba na para konti na lang yung ating ipupush. So, yan guys. Okay. Dito tayo sa kabilang side. Okay natin. Dahan-dahan. Yan. Dahan-dahan lang guys. So kung makikita nyo, lumubog na siya. Mahaba na doon sa kabila. Yan yung tamang pag-aalis guys ng ating power LED adapter, yung sabat sa kanya. Wow! So, kapag nakalubog na, gamitin nyo yung matulis. So, guys, di nakalubog na. Gagamitin na natin yung matulis. Yan, dahan-dahan lang.
make sure maingat tayo. Baba natin yung martilyo. Try na, pampokpok natin yung plies para mas kita natin. Wow! Dahan-dahan lang guys. Actual na paggagawa at pagpapalit natin ang ayan, makikita nyo guys. So, lubog na lubog na siya, nakalabas na siya dito sa kabila. Wow! Try na natin kung pwede natin na ma-plies. Gaba lang natin yung pako. Papang natin siya dito. Try natin kung pwede na siyang mahila ng plies. Dahan. Oh, no! Hindi pa, matigas pa. So, kailangan natin pokpokin ulit para mas lumabas pa siya. So, yan guys. Talagay ko naman, kaya na. Yun. So, yan. Tanggal na natin yung sabat sa power light adapter. Make sure, ingatan niya, huwag niya iwawala. Then, paano natin alisin yung power light adapter? Lagyan tayo ng fittings para mahila natin yung power light adapter. Wow! Lagyan yung ganyan. So, kung may basahan kayo, mas maganda. Para hindi siya mahigpit. Medyo matigas siya guys. Oh no! Balikan ko kayo guys later, okay? So guys, bali maluwag na siya. Uhugutin na natin siya dito. Dahan-dahan. Wow! And guys, inaikot na. Ayan, dahan-dahan natin hilahin. Yo! So, makikita nyo, ito yung nag-auto, may stop niya pagka puno na siya ng CO2 pag sinasalina natin. So, ito yung power light adapter natin. Then, ito yung o-ring. May dalawa siyang o-ring. Yan yung papalta natin. Diyan siya sumisingaw dahil may katagalan na yung o-ring natin na nakakabit. So, meron tayong o-ring dito. Hanapin natin yung ka-size para dito. Then, palitan natin. So guys, bali ito yung lumang o-ring niya. Dalawa. Tinanggal natin dito sa power light adapter. Ayan. Nakakita na ako ng ka-size niya. So, ipapalit natin siya dito. So, ayan. Kabit natin siya sa power light adapter. So, dahan-dahan. Stretchable naman siya. Press-press yun ng konti para mas lapat siya. Then after nga, yung sunod naman na isa. Yeah. Ganyan lang. Wow! Very easy lang naman magpalit. Medyo matagal nga lang is yung pagtanggal natin ng power light adapter kasi mahigpit siya. So the after nyan guys, balik natin siya dito. Yung auto lock nya pagka sinasalina na CO2. Then pasok natin sa dahan-dahan dito. Press natin sa dahan-dahan. Ayan. Kuhanin natin yung sabat, yung pang-sabat niya. Para after natin siya may pasok, diretso ilalagay natin yung pang-sabat. Wow! Ayan. So, dahan-dahan. Paikot guys. Para hindi siya mapwersa. Wow! Dahan-dahan, paikot. Press mo siya dahan-dahan. Mas maganda, may basahan kayo sa kamay. Ayan. Press paikot, dahan-dahan lang. So guys, after natin siya may balik na, try natin halagyan siya ng CO2.
para malaman natin kung hindi na ba siya sumisingaw o nasingaw pa siya. Tanggalin na natin yung fittings, yan. Then, lagyan natin siya ng CO2. Make sure, bago nyo lagyan ng CO2, nakakabit na yung sabat, ha? Para hindi siya umalsik. Baka natin. Okay, then open natin si CO2. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Wow! Close. Tandaan natin rin yung CO2 tank. So far, so good, guys. Dahil, yan. Wala na siyang nasingaw. Wala na kayong naririnig na nasingaw. Try natin siya iputok ng isa. Wow! Kinasa natin. Putok natin. Yun. So, success guys yung pagpapalit natin ng o-ring sa power light adapter. Wow! So, yun. Huwag nyo kalimutan guys mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mga hindi pa nakaka-subscribe. At huwag nyo rin po kalimutan, i-support tayo sa ating YouTube channel, Cavite Air Rifle Sniper. Salamat po sa inyong lahat, guys. God bless. So, guys, bali nakita nyo kung paano natin i-refer, palitan yung ating oring sa power net adapter. Sana ay nakatulong itong ating pag-share kung paano magpalit na oring sa ating power net adapter at pagkalas ng ating power net adapter sa ating air rifle. So, para sa ating mga subscriber, maraming salamat sa inyo lahat. Then, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, Cavite Air Rifle Sniper, don't forget to like, share, and subscribe po. Good afternoon mga ka-sniper! Nandito tayo today para i-shoutout natin si Christian. Yan. So, maraming salamat sa iyo, Christian, sa pag-subscribe at sa pagiging loyal subscriber sa ating YouTube channel, Cavite Air Rifle Sniper. Yan. Para po sa ating mga subscriber, maraming salamat din po sa inyong pagsuporta. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, sana po ay mag-subscribe po kayo. At pakiclick na rin po yung ating notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong videos weekly. So, stay safe guys. Always pray po. Sana po mawala na rin itong COVID-19 na to. Matapos na rin po para bumalik na po ang lahat sa dati. Salamat po sa inyong lahat. God bless po.